Magandang araw, Eastern Visayas. Ito po ang inyong lingkod na si Erna Gorni ng Philippine Information Agency Region 8 para sa isa na namang edisyon ng Suruswerte sa PIA. Live ngayon na mapapanood sa Philippine Information Agency Region 8 Facebook page, simulcast na mapapanood din at mapapakinggan sa Action Radio DYVL Facebook page at Radio tuwing Huwebes alas 10:30 hanggang alas 11 ng umaga. At mapapanood din tayo via Leyte Net ATV, Dos 4 Cable TV. Ngayon naman ay makapanayam natin ang ating panauhin mula sa Office of the Vice Governor, Vice Gov Attorney Carlo Loreto. Magandang araw po, Vice Gov Attorney Carlo Loreto. Bago po ang lahat ay paunang mensahe muna tayo para sa ating tagapanood at tagapakinig ngayong araw na to. Magandang araw din po, Ma'am, and hello Eastern Visayas. My wish and my hope is that the pandemic is not putting down your spirit. Let us not let the virus define who we are or what we are as a province, as a people, as a region. Bago natin mapakinggan ang ating bisita na si Vice Governor Attorney Carlo Loreto, ay pakinggan muna natin ang mga balita galing sa iba't ibang probinsya sa Eastern Visayas. Simple lamang ang naging paggunita sa ika-120th Balanhiga Encounter Day. Matatandaan na noong ika-28 ng September 1901, nag-aklas ang mga taga-Balanhiga sa pananakop ng mga Amerikano. Ang nasabing pangyayari ay naitala sa kasaysayan na worst single defeat of the U.S. forces in the Philippines. Pinangunahan ni Mayor Randy Grasa ang paggunita kung saan siya ay nag-alay ng bulaklak kasama si 801st Deputy Commander Leonard Lilina sa bantayog ng bayani ng Balanhiga na si Apoy Valeriano Banador. Nagkaroon din ng 21-gun salute. Ayon kay Graza, ang Pilipinas ngayon ay may kalaban at ito ang pandemya. Sana daw kagaya ng ating mga ninuno, tayo ay maging matapang na harapin ito ng nagkakaisa. Ayon naman sa tagapagsalita ni Representative Maria Fe Abunda, ang pangyayari ay nagpapakita lamang na ang mga Pilipino ay matibay na lumalaban sa anumang pagsubok. Ang mga waray ay buo ang loob at matapang. Dahil dito, ang laban sa COVID ay mapagtatagumpayan. Kagaya ng tagumpay ni Apoy Valeriano Abonador noong 1901. Mula dito sa tahanan ng Balanhiga Bells, Nympha Barcena Querante para sa Suruswertehan PIA. Nasa 60 summer tourism workers mula sa iba't ibang people's organizations at accommodation facilities ng Basay, Catbalogan at Paranas ang nabakunahan ng Sinovac kasabay ng pagdiriwang ng World Tourism Day nitong September 27 sa Catbalogan City. Sabi ni Department of Tourism Regional Director Karen Chopes, mainam na bakunado ang mga community-based tourism workers para masiguro na protektado sila at kampante naman ang mga turista magnanais na bisitahin ang probinsya. Maliban sa vaccination rollout, ibinida din ang mga banig weaving ng Basay at mga pagkaing sa Marnon. Sa pamamagitan ng Secret Kitchen of Samar, maibibida ang mga minanang recipe at pagkaing tatak Samar. Layunin din ito makilala ang probinsya di lamang sa ecotourism, kundi bilang isang food destination din. Ayon naman kay Governor Reynolds Michael Tan, patuloy ang mga training ng tourism workers at pag-aayos ng mga kalsada bilang preparasyon sa muling pagbubukas ng turismo. Para sa Suruswerte sa PIA, Golden Year Tabaw ng PIA Samar. Di sinagawa pagkabirnes ang turnover sa makabago at pinakamalaking katayan ng hayop sa lalawigan. Nakatayo ito sa Barangay Ibarra, Maasin City. Napag-alaman na mula sa huling contractor nito na si Bada Construction ay tinanggap na ng city government ang nasabing proyekto na tinatayang umabot ang gastos sa mahigit kumulang 20 million pesos pundong nanggaling sa sariling kaba ng syudad at financial assistance mula kay Presidente Duterte. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Mayor Nacional Mercado na umabot ng 10 taon ang lumipas bago natapos ang paggawa ng dalawang andan ng slaughterhouse dahil na rin sa iba't ibang hamon at pagsubok. Ngunit natapos na rin ito ngayon at kumpleto sa mga makabagong kagamitan. Binanggit pa ni Mayor ang posibilidad na maging double A ang gusaling ito kung saan maaring tatanggap ng mga trainees sa hinaharap. Sa isang panayam kay Dr. Ray Alinsob, City Veterinarian, sinabi nito na hindi pa kaagad magagamit ang naturang gusali kahit na turnover na dahil dumaan pa sa bidding process ang pag-install ng electrical connections nito. Ganon pa man, inaasahan na bago matapos ang taon ay tuluyan ang magamit ang malinis at naaayon sa standard na Masin City Slaughterhouse, dagdag pa ni Dr. Alinsob. Sa buong probinsya, ang bayan ng Liloan at Hinunangan pa lang nitong nakalipas na mahigit 2 taon ang may bago at magagamit na nakatayan. Pangatlo, ang syudad na siyang pinakamalaki at susundan ito ng pangapat sa bayan ng Buntok ayon kay Dr. Alinsob. Kasali sa turnover ceremony ang sampol ng magkabagong paraan sa pagkatay ng hayop. Buong pidalino ng PIA Southern Leyte para sa Suruswerte, Happy IA.
Nimula ang isanay ng Test de Biliran ang mga kasapit ng bagong tatag na Integrated Peace and Development Workers Association sa probinsya. Ang naturang asosasyon ay binubuo ng mga dating kasapit ng People's Surge Alliance na pinaniniwala ang may koneksyon sa makakaliwang grupo. Ayon pa kay Test de Biliran Provincial Director Imelda Malat Balat noong September 23, may 25 kasapit ng Kulabay Pidwa ang nagsimula na sa kanilang pagsasanay ukol sa animal production, particular sa pagmamanukan sa Barangay Bol West Kulaba sa ilalim ng STEP. Sinimula na din noong September 27 ang pagsasanay sa bayan ng Kawayan, ika-4 ng Oktubre sa Biliran at ika-13 naman sa Kabukgayan. Samantala, wala pang pinal na schedule kung kailan gaganapin ang mga pagsasanay sa mga bayan ng Almerian, Naval at Kaibiran. Ang mga trainees na kasapi ng grupo ay tatanggap ng 160 piso bilang daily allowance, 500 piso internet allowance at 500 halaga ng PPE allowance. Ana Maraf Kagbay ng PIA Biliran, nag-uulat para sa Suruswerte, PIA. Gagawing modelo ng Ministry of Human Settlement sa ilalim ng Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao ang mga sistema ng pabahay sa Tacloban City. Ito ang dahilan ng pagbisita kamakailan ng mga opisyal ng Bangsamoro Autonomous Region na pinamunuan ni Minister Hamid Bara ng Ministry of Human Settlement and Development at Director General Ismail Ibrahim ng parehong ahensya. Binisita ng mga nasabing panauhin ang mga pabahay ng Tacloban tulad ng Villa Diana sa Barangay Kawayan, North Hill Arbors, Lions, GMA Kapuso Village at UN Habitat kasama ang mga opisyal ng National Housing Authority, North City Hall Extension, Catholic Relief Service at Tacloban City Housing and Development Office. Inalam din ng mga nasabing panauhing galing Mindanao kung ano-ano pa ang mga programa at proyektong pangkabuhayan ang ipinatupad sa mga nasabing pabahay upang gawing inspirasyon sa gagawing pabahay sa Marawi City. Matatandaan ng Tacloban City at Marawi City ay kapobiktima ng mga kalamidad, ang Bagyong Yolanda sa Tacloban City at terorismo naman sa Marawi City, kung saan maraming bahay at iba pang mga ari-arian ang nasira. Gemma Tabao ng PIA Leyte para sa Suruswerte sa PIA. 22 awardees ang binigyan ng parangal sa 120th Police Service Anniversary Celebration sa Kamkang Leon Palo, Leyte noong isang araw. Ito ang isa sa mga naging highlights ng celebration na kung saan naging guest of honor at speaker ang dating regional director ng PRO 8 na si Police Lieutenant General Leonardo Bernardo Carlos na siya na ngayon ang Chief of Directorial Staff ng PNP. Kasabay sa pag-congratulate, pinasalamatan naman ni PRO 8 Regional Director Police Brigadier General Romel Bernardo Cabagno ang mga PNP personnel and police units dahil sa kanilang kahangahangang performance sa taong 2020. Nanguna sa mga awardees ay si Police Colonel Epe Rilio na naging chief ng Regional Controllership Division. Tumanggap siya ng medalya ng kasanayan bilang Best Senior Police Commissioned Officer for Administration. Tumanggap din ng special award si Police Lieutenant Colonel Demosthenes Magnaan na siyang officer in charge ng Regional Intelligence Division. Pinangaralan din ng ang Leyte Police Provincial Office bilang Best Police Provincial Office at ang Tacloban City Police Office bilang Best City Police Office. Para sa Suruswerte, PIA, Sol Alarcon. Boss, on this hallowed steps, took oath President Osmeña as the President of the Philippines before General Douglas MacArthur. The date was October 23, 1944 and Manila at the time was occupied by the Japanese. So dito po nanumpa si President Osmeña before General MacArthur. It's very appropriate since we are going into the next presidential elections. I hope whoever wins the next election will consider taking oath before this historical piece of majesty. See you all here po, physically and virtually. Kayo pa rin po ay nakikinig at nakatutok sa Suruswerte PIA. All roads lead to the province of Leyte 2 days from now.
Yes, because the Office of the Provincial Vice Governor through Vice Governor Attorney Carlo Loreto will host this year's 84th National Assembly on September 30, 2021. And for the information of our listeners, Vice Governor Attorney Loreto is the Secretary General of the League of Vice Governors of the Philippines. Good morning again, Gov. 2 days from now, specifically September 30, ayun po ang naging nakaschedule for the province of Leyte to host the League of Vice Governors of the Philippines for its 84th National Assembly. So, may we know what is this all about? Yes, good morning, ma'am. Itong mga vice governor, we have a league, no? An association of vice governors from that 81 provinces. Every quarter, we have an assembly, and every year, we have a national assembly. So, iniya na, nakaschedule nga Leyte mag-host. As ito, natong mga speakers, number one is Senator Bongo, who will talk about the relevance of the vice of the league and the efforts of the national government with the local government units. Number two, his spokesperson Harry Roque will also be talking about updates, the latest updates about the IATF resolutions and issuances. Updates ito, yeah. And number three, Secretary Ikot Pitilia, former Energy Secretary Ikot Pitilia, our former governor of Leyte, will talk about fast-forwarding digitalization. More and more every day as the pandemic stretches on, we are realizing the importance of digitalization of government, of private sector, of our personal activities. So, Asheni, fast-forwarding digitalization by former Energy Secretary Ikot Pitilia. And the last topic will be discussed by Congresswoman Lucy Torres Gomez. We'll talk about countryside development, which is very relevant as well. How, in the face of pandemics and disasters, we can thrive as a province and as a community. So, Asheni, itong mga topics, but because of the COVID pandemic, this will not be the usual National Assembly na adang at na nagtitiripo. This will be hybrid. May na mga physical attendees. Virtual. Physical an iba virtual. No? Okay. So may da LED nga wall and then adon iba and then an iba physical. Where do you want to hold this activity? The venue will be the Oriental Hotel in Palo. Asya man LED baga dakulae nga venue yan na able to cater to the requirements, no. Well, you said earlier, Vice Gov, na Leyte is scheduled for this assembly this yes. year. And we are honored to host, no, the Yeah, assembly. That's why precisely I would like to ask sana if why Leyte? Bakit Leyte? It ginbubuhatin, nagbabalhin-balhin kita, no? Luzon, Visayas, Mindanao, and iba-ibang provinces nag-host, no? So iniya na nga National Assembly ang nagbibidhin ni Bohol and Leyte, no? And ang nadesisyonan han National Board han Vice Governors League okay. is Leyte. No? Okay. Waray paglipod, waray la pabor-pabor, pero Leyte ang ginpili. And I can understand because there's a lot about Leyte that people all over the country, not only the country, all over the world, they are intrigued about. No? Yes. Aside from the interesting speakers, Naton, his former Energy Secretary and he Congresswoman Lucy, Animal Elite, unlike other assemblies, nga, and director la for this and that, not as not icons like our speakers here in Leyte. Yeah. And of course, may dalawat mga areas na gusto nila bisitahon. Like the Kalangaman Island, the Cuatro Islas, and the Santo Niño Shrine. Yeah, so much to offer. And then the spoils of Super Typhoon Yolanda, Barco, no? San Unico Bridge, mga caves, and of course, the food and the hospitable people of Leyte. It's well known. Okay, yeah, that's why I ask why in Leyte because really damo lang gusto in Leyte. Especially if it were not for the COVID, probably physical ang kanilang pagpunta dito, Vice. And of course, dinhi aton compared to other areas dinhi Region 8. Although itong pag-spread it virus kataas, like all other places na spread good virus,
nakukontain, no? Ita ton mortality and death diri as big as other areas, no? And I think that's a premium for them to come. Pero na-realize lang naton, although belatedly, no? We realized na filing of candidacy na ngayon ito October 1. No? So damo nag-postpone. Waray na madayon hining pag-attend hininga National Assembly. Ah, okay. So right now, unconfirmed na itong pipito ito physically ma-attend. Physically. Ang iba virtually ma-attend. Uh-huh. But all in all po, ilan kaya you expect that attendance ng mga vice governors all over the Philippines? And unconfirmed is pito, seven. Oo. 7 to 10, ada ito. Okay. And region 8, confirmed ng unum. And then may dausa ha Bicol, no? The Vice Governor Panotes, who also confirmed. And the rest are playing it by ear. But dependent sitwasyon at politika at kada probinsya. Yeah, kay duol na lang, malapit na lang, no? And election. But anyway, you still will hold this National Assembly. Ano kaya mga maging benefits, no, for mga tao like holding it here in the Leyte province? One thing we can showcase our place, no, and it's always a pleasant opportunity to host people from different provinces, especially executives, no, like vice governors. May papakita na ng probinsya. At the same time, it is also a chance for local business, no. Buti ay gadla kay buti ay malet na kanhi, no. Pero it's an opportunity for them to make business, no. It makater it on event and staff and musicians and Dami opportunity. And mga sarakyan nga igre-rent, no? Yeah. A van and hotels, no? It's in a way, we are able to help the economy. Yeah, economic activities, marami. Bisan buti ay lang, nakabulig. No? Okay. And also, I forgot to mention, no? One thing that's getting into the circles, no? Of sanggunians, no? Sanggunian Panalawigan, Sanggunian Bayan, no? Inin aton ginhimong paperless sanggunian, no? Didiha aton halite. We started, when I assumed office as vice governor about 8 years ago, no? We had this idea, no? An experiment. Kay kada session, damo hinduro nga mga papel, volumes, papers. No? Yeah. Labi na kung mga budget season, tonelada at mga papel nga naabutan mo, no? And then this paper, excuse me, ini nga mga papel to produce this, nautod din mga trees, no? Da mga puno na binutod. So, we had this idea, what if we can do away with the reproduction of paper nga damo in loro, and then ini nga papel, gindudulong pahit kada board member balay, no? Para ma-studyohan. Mm-hmm. No? What if we can avoid that? And we had this idea then, sige, testingan ta, no? And then gintestingan namon ang paperless, ginhimo nga digital. Gini-scan hiya, ginbubutang hamon website, and then gin-share through messenger, through email, no? Wow. Ang mga board members yan ha vice gov, no? So damo na save nga papel, and then natra-transmit na, it fuel, nakaka-save pa, di rin na gindudulong. Mm-hmm. So malaksi nababasa dayon han mga board members kanan vice gov, no? And then a few months after, Yolanda happened. Okay. Nahitabon Yolanda, so waray session hall, waray kurinti. Makuri tumabok. No? Kay grabe ang mga dala nagkaguguba, no? So what can we do? Asyad to nahitabo, no? We improved on it, ginhimo nang agenda. And then nakag-session na kami. Ongoing pa rin. Nag-session na kami digital. Virtual. Virtual na. And nahitabo na lot at COVID, no? I think
I think one calamity after the other has made possible the reinvention of the Sangguniang as we know it. Wow. Yeah. So, proud to say, and Leyte has been invited to present a UP and CLRG, no? My seminar itong mga vice mayor, gini-invitar kita to talk about the paperless Sangguniang that we have, no? And I think we're proud of that, no? And ginhimo na namo nining ordinance, it's law already. And across the province, ang mga Sangguniang bayans are also having virtual sessions. Wow, okay. So that's how you work pala in Sangguniang Panalawigan, even before the COVID and the Yolanda. We started with an idea to save the environment, to limit the cutting of trees. And the fuel. And then it pag-recycle yung papel, kung din recycle ng papel, na-contribute lot ito to water pollution, no? It pulp. So that's 30% of water pollution there. So we're avoiding that. And then I think by having these experiments, no, we have been ahead of our time, even before Yolanda, even before the pandemic. Mm-mm. And it has helped us a lot cope with the challenges of the times. We're glad to hear that, Vice Gov, for that. So, ano naman ang mga challenges, yung in your capacity as the Vice Governor ng Province of Leyte, yung pag-handle mo sa Sangguniang Panalawigan, what were your challenges, yung hamon mo? The challenges, we wanted to do so much with so little time and so little budget, no? The thing about government, damindurit kinanglan buhaton. Kinanglan him mga roads, bridges, dams, classrooms, mga water systems, no? Damit kinanglan. Add to that, nahitabon Yolanda, everything was leveled, so kinanglan mag... But we're just happy. Along the way, we just did our best, and nahitabot mga nahitabon, no? Nabuhat. The challenges, anaton digitalization, anaton paperless Sangguniang, no? Mm-hmm. Ang challenge ato, number one, medyo dirihin duro teki ang ibang board members, no? Okay. Ang ibang staff, liwat damon mga staff, secretariat, board members, labi na mga may edad, dirihin duro teki, and then we're used to having, kung nagsisession, may papel kang imo lilinihan, imo mamarkahan, no? Mm-hmm. And kung cellphone or laptop or iPad, diri kita hiara kung anong paglinya o pag-highlight, no? So that was the challenge. And number two, the signal. The signal was so bad. Mm-hmm. It Viber or email, kinanglan makusugit signal, no? Mm-hmm. And it's very unstable. Of course, it has improved a lot since then, no? And mo pa na yun at signal. And we were able to cope with the financial nga challenge, anong pag-paperless. We were able to make it happen, no? In plans, the Globe or Smart, may daman plan. May daman kami plan it, mga board members. 3,500 a month, budget, it, cellphone, no? But pero may dalawa tira loyalty plan na ilalock in for 2 years, no? Mm-hmm. So kung may daka 3-5 nga plan, pwede ka kumuhain iPad or tab, ang okay. Samsung nga tab, no? Libre na. So, ilalock in let mo plan. So nakalock in man ito anyway. So we were able to save on that. Waray na kami gasto ng equipment. Ang pag-scan, ada naman ang mga scanner. And number three, itong pagkuhanin website and pag-store and data, kinanglan man na rent ka, ano mo gasto? Less than 10,000 la, no? For 5 years. So, we were able to cope with the challenges and because of the Yolanda and the pandemic, yeah. Napugos liwat kita pag-learn. Ang mga medyo senior na board members. Which is...
there's always room for improvement for that. Yes, yes. And we are always, when pushed to the wall, we are able to learn. Potentials we're able to cope. Okay. You mentioned about COVID, Vice Gov. Ano kaya ang naging participation ng office mo to respond to COVID-19 pandemic? Damula, no? Can you just mention yung 2 or 3? Siguro ang pinaka-relevant, we had several meetings with the mayors, no? And pinaka-kinahanglan had tong time, at the time, nag-grabe ang surge sa Manila, Cebu, din hiya atong diri pa Enduro, no? Pero ang pinakadakong challenges, how people who come home or who come visit Leyte will be obliged, no, or required to report nga umabot kami iti kang kami din nga lugar, no. And then we responded to the challenge by passing an ordinance, a law, no, requiring all those who will come to report to the municipal health official or the city health official or the mayor, no, para ma-interview hira and then ma-record kung din hira tikang. And then kung masakit hira, mag-contact trace na yun. Hinahira kahimang raw, tikang hira din, no? Mm-hmm. So, in that way, dapat itong abulig, no? And of course, dynamic people like Secretary Ikot Tilia, no? Okay. Has been very active. We were going around, no? Kada distrito, gin-meeting ang mga mayors, vice mayors, councilors, and municipal health officials, no? And then what needed to be done, preparations. Pagtikang manggudin niya pandemic, mag-excited nga tanan pag hinatagin mga bugas, mga canned goods, di ba? Pero what was more important was like put in the background, no? And what is this? An importante is testing, no? Kinalan mag-test para may baruan ta kung hain ini. Anaton pangundra nga virus was invisible, no? Invisible. Cannot and we had to make him visible. No? Oh, yeah. And that can only be done through testing, no? So we went around nag-train him mga swabbers kada munisipyo, no? At least 2. And then nag-donate gap his ikot in ha private hadiwo, no? Kay private sector kinahanglan na the testing center. Mm-hmm. Nagkaroon agreement an EVRM Silhouette and government nagkamayadag hapin testing center, and then the needed laws were set up, no, requiring testing, reporting, anti-discrimination. It is important to move on kung may daman ma-infect kayo barangay, kayo pamilya. It is important nga dire kang mag-discriminate against them, no, because what we are realizing now, and we started thinking about this before, pa, no? What we are realizing now is that the virus is here, no? It is here to stay. It's the new normal, no? Yeah, normal, and we have, yeah, to accept nga bisan hino aton can be infected, yeah, and testing is the only way we'll know hino infected para matambalan. Oh, asya good na. I'm talking so much. Yeah. Pasensya. Okay, one last question lang because we're about to end now our 30-minute interview. As you lead in the policymaking, in the policymaking body natin dito sa province of Leyte, what would you claim as your landmark legislation in your time? Hindi na board member na ako or vice governor. As a vice governor, siguro ang aton mga responses to COVID, I think, is very relevant, no? May nagyapon kita legislation about youth in agriculture, no? But I think the more timely ng mga of course, anaton liwat paperless ng sanggunian. That's good law, no? Nga, I think we can be proud of. We have been invited to lecture at UPCLRG and other fora about it, no? But siguro, when I was a board member, I think some of the more landmark legislations we can be proud of, an environmental code, no?
An environmental code has required all agencies, national and local, to comply with certain standards, no, to help preserve the environment. We are not preventing the exploitation of the environment, but we are encouraging, requiring, no, exploitation of the environment in such a way that the environment is able to replenish itself, no, para di re permanent damage. Number one, anatong clean air code, that's also something, I think there's no other ordinance in the entire country which treats clean air in the four aspects that we have, no? Oh, and then an anti-illegal logging and timber poaching ordinance, we passed that as well. And it's on, it's in Leyte. Yeah. And there's a whole lot of others. Yeah. So you have a lot of legacies. Na I think it's not my legacy, but I think it's more of the legacy of the Filipinos, the Leyteños, no, the Filipinos in Leyte, the Leyteños, no? Because honestly, it was not all my brain work; it was people, no, okay, an experience in yan mga Leyteño, and our job as board members, as vice governors, is to chronicle, to tell the story of the of Leyte, no? Okay. To tell the story of Leyte and through legislation. Mm. So I think it's more of the legacy of Leyte, reduced to writing through ordinances. Okay, thank you very much. Thank you, ma'am. Thank Vice Gov, and thank you for joining Suruswerte PIA. Thank you for inviting this edition. No? And please give your short remarks, parting words for our listeners. Yes, thank you so much, ma'am. Ayong natanan nga namamati, you know, I'm just glad to be invited here. Damong salamat. As always, di rin man kita makatigi at panahon kay lumalabay la kita ini nga kalibutan, no. Mapasalamat la ko han mga nakaupod ta along the way in our journey until now. Thank you so much. We hope nga dire kita mapipirdi hininga aton ginatubang pandemic, hininga virus. We hope you'll continue to aspire for greater things for yourselves, for your communities, and our people. Maupay nga agahato nga daan. Thank you, Vice Governor. Ito mo muli ang inyong lingkod na si Erna Gorne ng Philippine Information Agency Region 8. Maraming salamat po at mabuhay ang Eastern Visayas.